ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pahinga, pumasok si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseo para kumain at minamanmanan naman nila siya. May talinhaga siyang sinabi nang mapunan niyang pinipili ng mga inimbita ang unang pwesto. Kung aanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang lumagay sa unang pwesto. Baka may kinumbidang mas importante kaysa sa iyo. At darating ang kinumbida sa inyong dalawa para sabihing ibigay mo sa kanya ang pwestong ito. Kaya mapapahiya ka't pupunta sa huling pwesto. Sa halip kung aanyayahan ka, sa huling pwesto ka pumunta sapagkat pagdating ng kinumbida sa iyo, sasabihin niya sa iyong kaibigan, lumapit ka pa. Kaya mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng inanyayahan. Sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Isang araw ng pahinga, pumasok si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseo para kumain at minanmanan naman nila siya. Nagpaunlak si Jesus sa lahat ng mga nag-imbita sa kanya, maging yaong mga salungat sa kanya at laban sa kanya. Sa grupo ng mga pariseo, may ilang mga kaanib na lihim niyang tagahanga. Ngunit sa kabuuan, duda sila kay Jesus at sa kanyang mga aral. Hindi nila matanggap na para sa kanila'y maluwag na interpretasyon ni Jesus ang batas. Nakipag-ugnayan si Jesus sa mga pariseo dahil nais niyang makabahagi sa kanilang mga aral. Napansin ni Jesus na nagmumukhang katawa-tawa ang mga panauhin habang nakikipag-agawan sila sa mga tampok na pwesto sa hapagkainan. Kaagad siyang nagbahagi ng isang parabola sa mga panauhin tungkol sa pagpili sa mababang pwesto sa handaan at pag-iwas sa mga mariringal na pwesto. Sadyang kahiyahiya ayon sa kanya kung hihilingin ang isang tao na iwan ang kanyang pwesto para ibigay ito sa higit na marangal na panauhin. Hindi tinuturoan ni Jesus ang mga panauhin ng taktika kung paano sila makakapwesto sa itaas. Hinihiling niya sa kanila na talikuran ang maling pag-iisip na may karapatan silang magmataas sa kapwa. Sa halip, tignan nila ang kanilang sarili na kapantay ng lahat. Pagsasagawa. Ang mataas na katayuan sa lipunan ni numan ay hindi nagbibigay ng anumang karapatan sa sinuman na gamit ito upang libakin ang mga hamak sa lipunan.